Ang mga airsoft gun na kamukha ng mga totoong baril, makailang beses na raw nagagamit ng mga kawatan. Kaya naman, panukala ngayon sa Kamara i-regulate ang airsoft guns sa Pilipinas. May report si Tina Panganiban Perez. Sa ordinaryong tao, mukhang tunay na mga baril ang mga ito. May ilang nangangahas nga raw gamitin ang mga airsoft gun na tulad ng mga ito sa maiitim nilang balak. Kaya si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at si Abante Mindanao Party List Representative Maximo Rodriguez ipinanukala ang pag-regulate ng airsoft gun sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng gustong gumawa, umangkat o magbenta ng mga airsoft pistol at rifle kailangan humingi ng permit sa DTI at magparehistro sa PNP. Kailangan din lagyan ng orange o pulang marka ang airsoft guns para madaling mahiwalay sa totoong baril. Suportado ng PNP ang panukala, lalo pat makakatulong daw ito sa paglaban sa kriminalidad. Well, we will support whatever law that will be passed by Congress as law enforcers, di ba? And it will also help us in our campaign to lessen yung mga crimes in the streets, di ba? Sometimes they use the airsoft gas. Dahil kamukha ng totoong baril, ang ilang biktima raw, di alam na airsoft gun pala ang pinagtatakot sa kanila. Replica as well as airsoft can be used in a crime such as robbery holdup. Pag civilian talaga yung victim, hindi naman niya alam kung totoong baril yung... Pobor din sa panukala ang CEO ng Makati Airsoft Group. Kung mare-regulate, mas maganda. Hindi magagamit sa masamang bisyo. Kwento ni Conde, may panahong kailangan nilang kumuha ng permit sa PNP para makapagmay-ari at makapagbitbit ng airsoft guns. Napawalang bisa na raw ang patakarang ito. Pero ang mga tindahan kung saan sila bumibili ng airsoft, may lisensya at permit naman daw galing sa PNP at sa lokal na pamahalaan. At kahit wala pa raw panukala para i-regulate ang airsoft guns ngayon, ang iba't ibang grupo ng mga airsoft gun enthusiasts at hobbyists nire-regulate ang mga sarili nila. Mahigpit po yung game site po namin. Ha? Bawal pong lumabas ng naka-full video o battle dress uniform. Kailangan po at least naka-civilian ka. Tapos yung lahat po ng replica weapons nakalagay po sa appropriate na lalagyan. Hindi po namin pwedeng isokbit sa baywang, sabit sa balikat at maglakad-lakad na kung saan namin gustong pumunta. Nakapending ngayon ang panukala sa pag-regulate ng airsoft guns sa House Committee on Public Order and Safety. Tina Panganiban Perez, GMA News.